Pastor Manuel lang po, umabati ng magandang umaga sa inyong lahat. At patuloy na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, patuloy na panonood, at pagla-like at pag-share ng ating video sa YouTube channel. So tayo po ay magpapatuloy ngayon sa ating ikasyam na aralin na mayroong pamagat na dapat bang makipag-ugnayan sa isang tao na matay na. Yung mga nabubuhay na kamag-anak ay labis na nananabik at nag-aalala sa kalagayan ng mga mahal nila sa buhay na namatay na. Nais nating makibalita sa kalagayan nila sa lugar na kinaroroonan nila. Kaya naimbento ng mga nabubuhay, ng mga taong buhay, yung Spirit of the Glass, yung pagkonsulta sa tinatawag na medium o paranormal. Ang tanong, tang-ayon ba ang Diyos na ang mga nabubuhay ay makipag-ugnayan sa mga namatay na o sa mga patay? Tingnan po natin yung sinasabi ng Biblia sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumagawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Ipinagbilin po ng Diyos sa mga Israelita na huwag gagawin ang practice nung mga tao na paaalisin ng Diyos. Kasi yung lugar na yun ay ipinangako ng Diyos sa mga Israelita. Yun yung promised land na tinatawag. At sa pagpunta nila sa promised land ay may mga occupants na po doon. May mga nakatira doon. Kaya nga lang, ang practice ng mga nakatira doon ay masama. Kaya sila ay paalitin ng Diyos at ang mga Israelites ang patitirahin doon. Masama yung practice nila. Ano yung mga practices doon? Ang sabi dito ay naghahandog sila ng anak. Nagsusunog sila ng kanilang mga anak bilang handog, no? Nanguhula sila. Nangkukulam. Nagtatawas. At sumasangguni sa mga kaluluwa o sa mga espiritu ng mga namatay. Yun yung practice doon. At ang sabi dito sa verse 12, ito ang dahilan kaya paalisin sila ng Diyos doon sa lupain na yon, at ang mga Israelites ang siyang patitirahin doon. Yun ngayon yung present Israel. Ang dating mga occupants doon ay ganoon ang practice, no? So namumuhi ang Diyos sa ganung klase ng sa ganung practice, yung pagsangguni sa mga patay. Tingnan nyo po sa Levitico 19:31. Sa aklat po ng Levitico chapter 19 verse 31 ay ganito po ang sabi. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako, si Yahweh, ang inyong Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabi nito. Sinabi niya na huwag daw tayong sasangguni sa mga kumakausap. Sino yung mga yon? Yung mga
yung tinatawag na medium, yung tinatawag na paranormals, no? Huwag daw tayong sasangguni sa mga taong yan na kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula, dahil ituturing daw tayong marumi ng Diyos, no? Ang Diyos mismo ang nagsabi nito. So, bago po, dapat po sana, bago po natin gawin ang isang bagay, ay alamin muna natin kung ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi, para hindi po tayo napapahamak. Yun po yung sinasabi din sa aklat ng mga awit 119:105, na pupunsultahin muna natin ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang Biblia, no? Para malaman natin kung kalooban ba ng Diyos o hindi. Sapagkat maraming tao hindi nagbabasa ng Bible, hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Kasi ang Biblia ho ay kalooban ng Diyos. Ito yung salita ng Diyos, ito ang kanyang salita, at isinulat niya rito yung mga kalooban niya at yung hindi niya kalooban. So kung wala ho tayong, hindi ho tayo nagbabasa ng Biblia, wala tayong alam sa kalooban ng Diyos. Hindi natin alam na yung ginagawa natin, labag na pala sa kalooban niya. So, binasa natin kanina, kalooban ba ng Diyos na sa mangguni, makipag-ugnayan sa mga taong namatay na, nakita natin, sinagot tayo ng Bible, sinagot tayo ng salita ng Diyos, sinabi dito, hindi niya kalooban, ayaw niya, nasusuklam siya, napupot siya sa mga tao, na sumasangguni sa mga patay, napupot siya sa mga tao na yung nagmi-medium at nagpa-paranormal, no? Yung sumasangguni, napupot siya sa mga yan. Palibasa, hindi natin alam ang salita ng Diyos, tuwan-tuwa tayo sa kanila. Palibasa, hindi natin alam ang nakasulat sa Biblia, cute na cute tayo sa mga paranormals at sa mga medium. Kaya hindi natin alam, pinapupotan pala sila ng Diyos. Ngayon, kamakailan lamang ay merong nabalita sa TV yung pagsapi ng masasamang espiritu sa mga kabataang nasa high schoolers sa isang mataas na paaralan sa Quezon City. Nang itrace nila ang dahilan kung bakit sinapian yung mga bata, ay napag-alaman nilang mga estudyante ito ng mga high schoolers. Napag-alaman nila na mga kabataang ito pala ay naglaro ng Spirit of the Glass. Iyon ang naging door of entry, naging pintuan para yung masamang espiritu ay makapasok sa kanila. Naglaro sila ng Spirit of the Glass. Kaya mga magulang, lagi nyo susubaybayan yung mga anak nyo. At maging kayo, mga magulang, huwag kayong magpa-practice nito dahil gagayahin to ng anak nyo. At hindi nyo alam, ito yung door of entry ng mga evil spirits, no? Yung Spirit of the Glass. Ang bagay na ito ay pinagbabawal ng Diyos, no? Ayaw ng Diyos nito yung pagkukonsulta sa patay. Kapag kumukonsulta tayo sa mga patay, ay hindi na po yung kaluluwa ng namatay ang nakakausap natin, kundi yung masasamang espiritu na tinatawag na Egastrimutus Spirit, na may kakayahang kumopya ng itsura at ng boses ng isang taong namatay na. Ayon po sa Mateo 12:43-45, ay umaalis sa katawan ng tao ang masamang espiritu at naglalagalag sa ilang. Alam nyo, bawat nabubuhay na tao ay merong guardian angel at merong evil spirit na nagbabantay. Ang tawag po dun sa evil spirit na yung nagbabantay sa atin ay ang tawag po dyan doon sa pangkaraniwang tawag ay demonyo, diba? Demonyo, yon. So, umaalis po yung demonyo na yon sa katawan natin, yung masamang espiritu, yung evil spirit, pagka namatay po ang tao. May dalawang dahilan po kung bakit umaalis sa katawan ng tao ang masamang espiritu. Una, dahil sa kamatayan. Alam nyo, kasama natin yan mula pagkabata eh. Yung evil spirit, tsaka yung good spirit, no? Yung angel. Yung mga angel. Kasama natin yan hanggang sa paglaki natin. Pag namatay na sila, aalis na sila.
yung angels babalik na sa Diyos, tapos yung evil spirit maglalagalag sa ilang, yung sinasabi rito sa Mateo 12:43-45. Maglalagalag siya sa ilang, maghahanap siya ng malilipatan, no? Sapagkat yung kanyang tirahan wala na, namatay na. Yung pangalawang dahilan naman ng pag-alis ng masamang espiritu sa isang tao bukod sa kamatayan, yung pag na-born again yung tao. Pagka yung tao ay na-born again, yung masamang espiritu ay umaalis sa kanya. No? Yung evil spirit. Ang pumapalit ang Holy Spirit, nagiging resident sa atin, no? Nananahan sa atin. So kapag pinapaliwanag po sa atin ang Lucas 16:22, kapag namatay po ang tao, automatic dinadala siya agad sa ng mga anghel sa daigdig ng mga patay. Inaalis kagad siya dito sa daigdig ng mga buhay. Inihihiwalay na siya. Dinadala siya doon sa daigdig ng mga patay. Ora mismo pagkamatay niya, dinadala kagad siya, no? Hindi na siya pinapayagang maglagalag pa dito sa lupa. Yung mga paniniwala natin na wala sa Biblia, yung mga minanang turo na hindi naman nakasalig sa Biblia ay patuloy na lumalaganap, no? Yung paniniwala na pagka namatay ang tao, maglalagalag pa ng 40 days and 40 nights dito sa lupa. Sa Bible po ay hindi ganun. Ituro po ng Biblia, makikita po ninyo sa 16:22 ng Lucas, na pagka namatay ang isang tao, ay diretso na siya, dinadala agad siya ng anghel. Tingnan po natin, no? Lucas 16:22. Ganito po ang sinasabi. Namatay ang kulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. So, pagkamatay ng tao, siya ay automatic na dinadala ng mga anghel sa piling ni Abraham. So, hindi na po naglalagalag ang tao dito sa lupa. Maling paniniwala po yun. Yun po ay paniniwala na hindi nakasang-ayon sa turo o salita ng Diyos. Pag hindi nakasang-ayon sa salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Sabagat ang Biblia ay kalooban ng Diyos. Ang nakasulat dito, lahat ng kalooban niya at ng hindi niya kalooban ay narito, makikita natin. Kaya mahalaga po nagbabasa tayo ng Bible, mga minamahal. Yung pong aking itinuturo dito ay hindi po ito paniniwala na kung saan-saan lang napulot. Ito po ay nanggaling sa Bible. Itinuturo ko po sa inyo para malaman ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nasa inyo na po yan kung pakinggan nyo po o hindi. Hindi naman po importante sa akin kung pakinggan nyo o hindi. Ang importante sa akin, may pangaral ko po ang salita ng Diyos. At bahala na po kayong managot sa huling araw kung ito ay babaliwalain ninyo. Sapagkat yun po sinasabi sa aklat ni Juan, na sabi ng Panginoon na may hahatol sa sino mang magbaliwala sa aking salita. Ang salita na ito, ang Bible, ito ang hahatol sa kanila. No? Kaya sa akin po, hindi mahalaga kung pakinggan nyo ko, hindi. Hindi naman po ako naghahangad na sarili kong papuri. Ang hangarin ko po rito ay magawa ko po yung pinapagawa sa akin ng Panginoon, no? Yung kalooban ng Diyos. Wala akong pakialam, pakinggan nyo ako hindi. Hindi importante sa akin yan. Baka akala nyo kaya ako nag-YouTube para kumita. Hindi ho. Wala akong pakialam kung ilan lang yung manood. Mas gusto ko nga kung lahat makapakinig. Lahat ay makapanood. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makakilala sa Kanya. Kaso ang tao namimili ng pakikinggan, no? Namimili ng pakikinggan. Ayaw pakinggan ang katotohanan. Yun yung sinasabi dun sa 1 Timoteo 3 na
Darating ang panahon na hindi na pakikinggan ng tao yung wastong aral. Maghahanap na sila ng mga ngaral na ang ituturo yung gusto lang nilang mapakinggan. Pero ako po, gusto nyo man akong pakinggan o hindi, wala ho akong pakialam. Basta ang importante sa akin ay malaman ninyo ang katotohanan mula sa Biblia. Nasa inyo na po yung patatanggapin nyo o hindi. Kaya dito makikita natin na kapag tayo ay sumasangguni sa mga patay, hindi po yung namatay na kamag-anak natin ang nasasangguni natin, kundi yung mga masasamang spirito, yung Egastremodus demon, na kumokopya ng itsura at ng boses nung matay. Akala mo siya talaga, no? Eh bakit naninindig ang balahibo mo kung yan ang tatay mo? Bakit naninindig ang balahibo mo kung nanay mo yan? Eh kasi nagre-resist yung spirit mo dahil hindi mo kaano-ano yung nasa harapan mo. Kamukha lang, kaboses lang. Hindi mo kaano-ano. Yan ay masamang espirito, no? At dapat yan, nire-rebuke yan in Jesus' name. No? Babalik para manakot, no? Hindi gagawin ng magulang mo yan kung magulang mo yun nasa harapan mo, no? Makikita natin mga minamahal, yung mga maling aral, dapat ay nire-reject na natin yung mga maling aral na hindi nakaayon sa turo ng Biblia. So, hindi po nalulugod ang Diyos na ang tao ay makipag-ugnayan sa mga taong patay na. Sila ay separated na. Hiniwalay na sila sa atin. Binigyan na sila ng ibang daigdig. Ang tawag sa daigdig na kinararawanan nila ngayon ay daigdig ng mga patay. Ang mga patay ay binigyan ng sariling daigdig at inihiwalay sa daigdig ng mga buhay. At sinasabi po ng Biblia na ang pagkakataon ay binibigay ng Diyos sa tao ay habang buhay po tayo. Hindi yung pagpatay na, no? Habang buhay pa, tanggapin mo na sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay para huwag kang mapunta sa impyerno. Kasi pagpatay ka na, hindi na ho ari yun. Huli na ang lahat. Kung saan ka mapupunta sa kabilang buhay, doon ka na magpakailanman. Hindi na uso ang lipatan. Hindi na uso ang padasal sa patay para malipat kung sa langit o saan. Makikita nyo po yan sa susunod na mga aralin. Ituturo ko po sa inyo yan mula po sa Biblia, no? So, magandang araw po sa inyo. At patuloy akong nagpapasalamat sa inyo at patuloy ko pong dinadalangin na ang pagpapala ay magumapaw sa inyong sambahayan sa araw na ito at magpakailanman. Maraming pong salamat.